mga kaugnay, dahil tag-ulan na naman at tumata sa mga kaso ng dengue, isang paalala mula sa Fort Magsaysay Army Station Hospital para maiwasan ang dengue. Ang Department of Health ay pinapalaganap ang 4 S o 4 S para makaiwas sa dengue. Ang unang S ay search and destroy o sirain ang mga maaaring pamugaran at pamahayan ng dengue at manatilihin ang kalinisan sa inyong mga kapiligiran. Habang ang pangalawang S ay self-protection measures o iwasan ang pagsusuot ng mga maikli upang hindi madaling makagat ng lamok at maaari din gumamit ng mosquito repellent. Samantala, ang pangatlong S naman ay seek early consultation. Kaya naman kapag may lagnat na na inabot ng 2 araw at may mga rashes sa balat, dapat ay kumonsulta sa pinakamalapit na health center o hospital. At ang panghuling S ay support fogging and spraying sa inyong lugar. Kaya mga kaugnay, laging tandaan ang 4S kontra dengue. Abangan, 2 dating teroristang nagbalik loob sa gobyerno. Binigyan ng cash assistant at hygiene kits. Groundbreaking ceremony ng support to barangay development program pinasinayaan sa Abra. 3 grupo ng people's organization nabiyayaan ng fingerlings at mga sarisaring buto ng gulay. Groundbreaking ceremony ng Township Palayan City Project dinaluhan ni President Bongbong Marcos. Matapat at matatag batalyon katuwa ang 2nd Air Reserve Center Philippine Air Force at La Concepcion College sa pamimigay ng mga gift package. Kaugnay troopers, nagsagawa ng relaying ceremony at nakaisa sa simultaneous flag raising ceremony bilang bahagi ng 87th anniversary ng AFP. Cougar Battalion, nakilahok sa Grade 12 Career Guidance at Gender Equality Seminar. Out of School Youth, sumailalim sa Leadership Summit sa Nueva Ecija. Kaibigan Battalion, muling nagsagawa ng Youth Leadership Summit. 200 kabataan, nakilahok sa International Youth Fellowship Camp. Closing ceremony ng Candidate Soldier Course ng 410 bagong sundalo ng Ogni Division, idinaos. Samahan si Sheila sa masaya at maumulang tanong ko sagot mo sa Christmas Edition. At abangan kung sino ang ating maasama sa Tuklas Kalaman patungkol sa mga tradisyon tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Mula sa Ogni Virtual TV, ito ang inyong kaugnay. Magkaugnay sa pagsulong ng serbisyong makabayan na tinan mo. Magkaugnay may kaagabay, mapayapang pamuhay kasama ang inyong kaugnay sa pagsulong ng serbisyong makabayan na tinan mo. Magkaugnay may kaagabay, mapayapang pamuhay kasama.
Hali mga kaugnay, dahil Biyernes na naman at ngayon ay December 23, isa na namang episode na umaapaw sa balita at impormasyon sapagkat kami ang inyong kaugnay. Siyempre, bago ang lahat, muling ipinapaalala na panatilihin ang kalinisan, itapon ng maayos sa mga basura at huwag kakalimutan ang 4 na S para makaiwas tayo sa dengue. Magandang balita mga kaugnay, dahil 2 dating terorista ang nagbalik loob sa gobyerno ang binigyan ng cash assistance at hygiene kit. Magbabalita si Patrick Alegre. Nabiyaan ang 2 dating rebelde ng ₱5,000 at hygiene kit mula sa gobyerno sa tulong ng 91st Infantry Sinagtala Batalyon na ginanap sa Metap Hall Building, Dingalan, Aurora. Ayon kay 91st IB Commander Lieutenant Colonel Julito Recto Jr., pinangunahan ni Dingalan Mayor Sherwin Taay ang pagbibigay ng ayuda sa mga sumukong sina Cayuga at Calando. Saksi sina Alpha Company Commander First Lieutenant JB Sagragao, PNP at Department of Social Welfare and Development. Pinasalamatan ni Mayor Taay ang tropa ng 91st IB sa patuloy na pagsusulong ng kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Binanggit ng alkalde na ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang maipamigay ang mga pangailangan ng tao sa tulong ng kasunduluan sa mga kanayunan.
iisa daw ang kanilang radikain ng 91st IB na mawakasan ang teroristang grupo upang magkaroon ng matagalang kapayapaan sa kanilang bayan. Todo naman ang pasasalamat ng dalawang sumukong NPA sa kanilang natanggap na ayuda sa pamalang bayan ng Dingalan sa pamumuno ni Mayor Tay at 91st IB. Anila, hindi daw sila nagkamali ng nilapitan upang makamit ang kanilang mga pangarap na matahimik na pamuhay kasama ang kanilang pamilya, lalo na ngayong nalalapit ang Kapaskuhan. Ang Sinagtala Batalyon ay patuloy na alalay sa mga dating rebelde upang matulungan silang mga pagbagong buhay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula po dito sa Aurora, ako si Patrick Alegre, ang inyong Kaugnay. Samantala, groundbreaking ceremony ng Support to Barangay Development Program ang pinasinayaan sa Barangay Gakab, Malikbong, Abra. Magbabalita si Rafael Dubduban. Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict, katuwang ang Department of Interior and Local Government sa pangangasiwa ng groundbreaking sa pagpapatupad ng iba't ibang proyekto na nakalaan sa apat na barangay sa Malibkong Abra. Ito ay pinondohan sa ilalim ng 2022 NTF-LCAC Local Government Support Fund for Year 2022 sa pangunguna ni Mayor Rhea Bacuyag na ginanap sa Barangay Gakab, Malibkong, Abra. Ang 4 na milyong pisong pondo ay inilaan para sa pagpapagawa ng farm-to-market road para sa Barangay Mataragan, Lot A at Gakab. Pagpapatayo ng school building naman para sa Barangay Umnap. Ang mga prioridad na programa ay kinilala sa pamamagitan ng Retooled Community Support Program. Ang 4 na barangay ay idineklara ng Area Clearing Validation Committee bilang insurgency cleared, nakabilang sa 822 na natukoy na barangay sa buong bansa na nakatanggap ng National Priority Program ng gobyerno alinsunod sa Executive Order No. 70 o ang Whole of the Nation Approach na nilagdaan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang matugunan ang ugat ng mga insurensiya at armadong tunggalian sa pamamagitan ng paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa pagpapaunlad ng lipunan. Ayon naman kay Mark Anthony Balanay, representative mula sa DILG, ang mga proyekto ay handog ng pamahalaan sa mga kababayan na nasa apat na barangay upang sa gayon ay mapakinabangan na ang serbisyong maibibigay ng daan at school building. Simulan o kaya na-implement naman itong mga project na ito at narugpungan ng mga ibang funding entity, tuloy-tuloy na yung kalsada na pupunta dito. Dahil doon ay magiging madali na lang ang transportation ng ating mga kababayan. Pag-transport ng kanilang mga produkto, siguro bababa na rin yung transportation cost, tsaka mas mabilis na yung biyahe. Ipinapakita ng programa ang sinseridad ng pamahalaan kasama ang mga kasundaluhan sa pagdadala ng pangunahing serbisyo sa mga mamamayan upang mapabuti ang kanilang buhay at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang pagsisikap na ito ay dapat magbigay ng inspirasyon sa atin na higit na magtulungan para sa isang layunin na mapaglingkuran ang bawat mamamayang Pilipino. Mula dito sa Abra, ako si Michael Perez, ang inyong Kaugnay. Tatlong grupo ng People's Organization ang nabiyayaan ng fingerlings at mga sari-saring buto ng gulay. Mag-uulat si Patrick Alegre. Tumanggap ng may kabuang 6,000 fingerlings at mga sari-saring buto ang grupong nagkakaisang mamayan ng Dikaluyungan, Masaganang Peras ng Silanganan sa Aurora Province, Solo Parents Association at Samahan ng Magsasaka sa Kamalatan Nonong Senior Association mula sa tulong ng 91st Infantry Sinagtala Batalyon at Office of the Provincial Agriculturist sa Laang Cibol Hall, Camp Jaime Bitong, Barangay Kalabunan, Baler, Aurora. Ayon kay 91st IB Commander Lieutenant Colonel Julito Recto Jr., 2,000 na tilapia fingerlings bawat grupo ang natanggap ng mga beneficiaries. Dagdag pa dito ang mga maaaring itanim na paminta at mga buto ng mga iba't ibang uri ng gulay bilang bahagi ng livelihood assistance. Ayon kay Lieutenant Colonel Recto, ginagawa nila ang lahat ng pamaraan upang matulungan ang grupo kung saan patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan maging sa mga pribadong stakeholders. Happy pa rin yung EO 70, yung Voltation Approach kasama yung mga partner-agents ko natin kagaya nila sir, ang OPA, ang DIPA, etc. Lahat ng agencies na pwede natin maitap, gagawin natin yun para mapatabot ang tulong sa inyo, livelihood assistance. Pero sana po, hindi tayo matatapos. Ang gusto namin, maging sustainable ito.
Pinuri naman ni OPAG Senior Agriculturist Danilo Inguera ang 91st IB sa patuloy na pagtulong, gayon din na mga ginagawang pagbabagong buhay ng mga dating rebelde. Nagpasalamat naman ang grupo sa livelihood assistance na ibinigay sa kanila. Ayon kay Ka Eric Samulde, ngayong nabigyan sila ng pagkakataon na makapagbagong buhay ay hindi na nila sasayangin ang pagkakataong ito at patuloy na pagyayamanin ang mga ayuda na ibinibigay ng gobyerno para makatulong sa mga pamilya gayon din sa kanilang kapwa. Aniya, patay na si Jose Maria Sison, huwag nang sumuporta sa kanila at panindigan ang pagbabalik loob sa puso at diwa. Gusto daw niyang ipaalam sa buong Aurora na sinsero ang gobyerno para sa kapayapaan at nakandang tumulong sa kanilang pagbabagong buhay. Nagpapasalamat ako sa tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng 91st IB nandyan at binadala niyang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga kagaya namin na nailigaw ng landas ng mga kaliwang grupo. Patuloy ang pamahalaan sa pagtulong sa mga nagbalik loob na mapagbagong buhay at isa puso ang pagtalikod sa maling ideolohiya upang makamit ang mapayapa at maunlad na bayan. Mula po dito sa Aurora, ako si Patrick Alegre, ang inyong Cognite. Groundbreaking ceremony and memorandum of understanding contract signing para sa Township Palayan City Project dinaluhan ni President Bongbong Marcos bilang bahagi ng pambansang pabahay para sa Pilipino at pamaskong handog. Mag-uulat si Jomari Vallejos. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang groundbreaking ceremony ng Township Palayan City Project na bahagi ng pambansang pabahay para sa Pilipino at pamaskong handog ng Department of Human Settlement and Urban Development. Ginanap ang seremonya sa Phase 2 Pag-ibig Housing Project, Barangay Atate, Palayan City, Nueva Ecija noong ika-21 ng Disyembre sa pamunuan ni Mayor Vianre Nicole Cuevas. Dumalo rin sa okasyon ng Commander ng Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Ernesto Torres Jr. kasama ang Commander ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army na si Major General Andrew Costello. Layunin ng proyektong ito na makamit ang Zero Informal Settler Families pagdating ng 2028. Para magawa ito, plano ng pamahalaan na makapagpatayo ng 1,000,000 pabahay kada taon para sa mga kababayang walang kakayahang makapagpatayo ng sariling bahay. Mula dito sa Palayan City, ako si Jomari Vallejos, ang inyong kaugnay. Matapat at matatag batalyon, katuwang ang 2nd Air Reserve Center Philippine Air Force at La Concepcion College sa pamimigay ng gift packages. Mag-uulat naman si Cristel De Guzman. Sinangunahan ng 78th Infantry Matapat at Matatag Batalyon, katuwang ang 2nd Air Reserve Center Philippine Air Force at La Concepcion College ang pamimigay ng gift packages sa mga kababayang dumagat sa Barangay San Isidro, San Jose del Monte City, Bulacan. Ayon sa tala, umabot ng mahigit 200 ang nabigyan ng maagang pamaskong handog para sa mga dumagat ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Pinangunahan naman ni Captain Romel Jordan, CMO Officer ng 78th Infantry Batalyon, ang manpower at security assistance sa pagbibigay ng mga tulong sa mga kapatid na dumagat. Umabot naman ng 200 food packs ng groceries at assorted shirts ang ipinagkaloob sa mga katutubong dumagat. Nagpapasalamat naman ang mga dumagat ng Barangay San Isidro sa kanilang natanggap na maagang Pamasko. Nagpahayag si Leonardo de la Cruz, Chieftain ng Barangay San Isidro, San Jose del Monte, Bulacan ng pasasalamat sa napakalaking tulong at dalangin nila na patuloy ang mga programa para sa kanila. Maraming pong salamat sa inyo. Tuloy naman ang kasundaluhan sa pagtulong at pagsuporta sa mga programa para sa mga katutubo. Patuloy ang matapat at matatag batalyon sa pagsuporta sa mga pangangailangan at seguridad ng mamamayang Pilipino sa mga katutubo na pinagmulan ng lahi para sa mapayapang bansa. Mula dito sa Bulacan, ako si Cristel De Guzman, ang inyong kaugnay. Kaugnay Troopers nagsagawa ng wreath-laying ceremony sa 7th ID Heroes Memorial at maliban dito ay nakaisa rin sa simultaneous flag raising ceremony bilang bahagi ng 87th founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang pugay ng 7th Infantry Division Philippine Army ang kabayanihan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Bahagi ito ng pakikiisa sa pagdiriwang na 87th anibersaryo ng pagkakatatag ng Armed Forces of the Philippines. Maugnay nito, nagsagawa ng wreath-laying ceremony sa 7th ID Heroes Memorial sa pamumuno ng Commander ng Kaugnay Division na si Major General Costello noong 16 ng Disyembre. Lumahok naman ang Kaugnay Troopers sa isinagawang simultaneous flag raising ng iba't ibang AFP units sa bansa nitong Miyerkules bilang bahagi pa rin ng paggunita sa anibersaryo ng hukbong sandatahan.
Mga kaugnay, samahan natin si Sheila sa masaya at makabuluhang Tanong Ko, Sagot Mo Christmas Edition. Hello mga kaugnay! 2 days na lang at Pasko na. Tama man o mali ang sagot, bibigyan natin sila ng regalo. Tara, samahan niyo ako sa Tanong Ko, Sagot Mo! Ano ang kadalasang sinusuot na kulay ng damit tuwing Pasko? Red. Tama! Danger! Ano ang tawag sa mga katulong ni Santa Claus na gumawa ng mga regalo? 5, 4, 3, 2, 1, Ano ang tawag sa mga katulong ni Santa Claus gumawa ng mga regalo? 5, 4, 3, 2, 1 Open na lang tayo. Ano ang tawag sa mga katulong ni Santa Claus gumawa ng mga regalo? 5, 4, 3, 2, 1 Open na lang tayo. Ano ang tawag sa mga katulong ni Santa Claus gumawa ng mga regalo? Reindeer po. Mali! Open na lang tayo. Ano ang tawag sa mga katulong ni Santa Claus gumawa ng regalo? Elves. Tama! Danger! Ano ang kulay ng sinturon ni Santa Claus? Pula. Mali! Mali! Ano ang kulay ng sinturon ni Santa Claus? Itim po. Tama! Danger! Sino sa mga reindeer ni Santa Claus ang may red nose? 5, 4, 3, 2, 1 Okay na lang. Sino sa mga reindeer ni Santa Claus ang may red nose? Si Olaf. Ay, mali. Okay na lang tayo. Sino sa mga reindeer ni Santa Claus ang may red nose? Rudolph. Tama! Danger! Magbigay ng isang example ng Christmas decoration. 5, 4, 3, 2, 1 Okay na lang tayo. Magbigay ng isang example ng Christmas decoration. Carol. Tama! Danger! Kailan ang Christmas Day? December 25. Tama! Danger! Jingle bells, jingle bells, jingle the way. Tama! Ano ang tawag sa sasakyan ni Santa Claus? Karitel. Ay, mali! Ano ang tawag sa sasakyan ni Santa Claus? Sleigh. Tama! Virgin! May regalo ka! Tanong Ko, Sagot Mo. Salamat na, Kaugnay! Salamat, Sheila, at congrats sa ating mga Kaugnay. Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nakilahok ang Cougar Battalion sa Grade 12 Career Guidance at Gender Equality Seminar. Mag-uulat si Alvin Punsal. Isinagawang seminar ng Cervantes National High School at PMP patungkol sa career guidance ng mga estudyante. Sa grade 12 ay nagkaroon ng linaw ang mga estudyante patungkol sa kanilang pinapangarap na profesyon at kurso pagkatapos ng kanilang senior high school. Pinangunahan ni Mary Jane Daprosa, assistant principal ng nasabing eskwelahan, ang aktibidad. Kasunod nito ay ang pagsasagawa ng information drive ng 69th Infantry Cougar Battalion na pinangunahan ni Reniel Pacunla patungkol sa EO No. 70 NTF-LCAC at anti-terrorism law upang mabigyan ang mga estudyante ng dagdag kaalaman tungkol sa maling ideolohiyo at panlilinlang ng CPP, NPA, NDF sa mga estudyante.
Naniniwala ang Cougar Batalyon na dapat gabayan ang mga kabataan upang sila ay magkaroon ng magandang kinabukasan para sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan. Mula dito sa Cervantes, Ilocos Sur, ako si Alvin Punsal, ang inyong kaugnay. Out of School Youth, sumailalim sa dalawang araw na Youth Leadership Summit sa Nueva Ecija. Ang detalye sa ulat ni Bayani Cahayon Jr. 32 Out of School Youth, OSY, mula sa Karanglan, Nueva Ecija, ang sumailalim sa dalawang araw na Unlad Kabataan Program at Youth Leadership Summit 2022 na ginanap sa Multicom, Demo Farm, ATB Farm Adventure, Barangay Santo Niño II, San Jose City, Nueva Ecija, kamakailan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Karanglan, katuwa ang 84th Infantry Victorious Battalion, Philippine National Police Karanglan, local government agencies, religious sector, at iba pang partner stakeholder na naglalayong bumuo ng leadership, commitment, patriotism at paglilingkod sa bansa sa mga sektor ng kabataan. Ang mga nakilahok sa gawain ay natutunan ang self-evaluation and trust building, communication and counseling, positive lifestyle, plans for the future, personal hygiene, nutrition and etiquette, sexual abuse, harassment, STD, HIV, AIDS, substance and drug abuse, and environment and leadership. Higit sa lahat, sila ay namulat sa panlilinlang at kasinungalingan ng teroristang grupo. Sa isang panayam, binigyang diin ni Michelle Julian, Municipal Social Welfare and Development Officer, na ang aktibidad ay naglalayong maturuan ang mga kabataan sa kanilang responsibilidad. So, ang Unlad Kabataan program po, kasama po dito ang Leadership Summit, ay naglalayo na malaman po, magbigyan ng kaalaman yung mga OSY natin na malaman nila ano ba yung mga responsibilidad nila. Hindi lamang sa kanilang mga sarili, kundi sa kanilang mga pamilya, komunidad, at syempre sa ating kalikasan. Buong puso namang nagpapasalamat si Marticio Soria Jr., isa sa mga lumahok sa OSY, sa LGU ng Karanglan at TEP sa paggabay at pagtuturo sa kanila upang maging isang magaling na pinuno na may pagmamahal sa bayan. Ito ay isang privilege sa aming mga kabataan, especially sa mga OSY, Out of School Youth, na kung saan maraming natutunan ang mga kabataan kung paano maging isang leader, hindi lamang sa loob ng tahanan, bagkus outside sa tahanan ito. Samantala, ayon kay First Lieutenant Edmar N.T., Commanding Officer ng Charlie Company, 84th IB, na napakahalaga na aktibidad para sa mga kabataan dahil ito ay naglalayong magabayan at matulungan silang magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang napakahalagang programa para sa inyo, para sa ating lahat, yun nga para matulungan kayong mag-guide para sa future nyo, no? I'm hoping na kung may ganito pa namang event next year, is hindi po kayong magatubili na sumali ulit, ano? Para sa inyo naman po yan. Isa sa mga prioridad ng kasundaluhan ang mabigyan ng patnubay ang mga kabataan upang maging katuwang ng pamahalaan sa patuloy na pagkamit ng maayos at progresibong bayan. Mula dito sa San Jose City, ako si Bayani Cahayon Jr., ang inyong kaugnay. Samantala, isa ring Youth Leadership Summit ang isinagawa ng Kaibigan Batalyon sa Ilocos Sur. Magbabalita si Jay Balikyan. Alinsunod sa mandato ng National Youth Commission, ang 71st Infantry Kaibigan Batalyon kasama ang lokal na pamahalaan ng Galimuyod Ilocos Sur ay nagsagawa ng Youth Leadership Summit Galimuyod 2022 sa temang One Ilocos Sur, Empowering Youth as Peace Advocates in the Grassroots, na ginanap sa Pagampang National High School, Barangay Pagampang, Galimuyod Ilocos Sur noong 17 hanggang 19 ng Disyembre. Ang Youth Leadership Summit ay 3 na aktibidad na naglalayong mahubog ang kakayahan ng mga kabataan sa pagpapalaganap ng kapayapaan sa kanilang komunidad. Layunin din itong linangin ang mga kaisipan, kasanayan at pag-uugali ng mga kabataan upang sila ay maging responsable at leader na tagapagpalaganap ng kapayapaan at kaayusan. Sa 3 na summit, ipinagbigay alam sa mga kalahok ang mga isyong kinakaharap ngayon at pinag-usapan ang mga tamang pamamaraan ng pagtugon dito lalo na sa mga usaping insurensiya at mga pag-aabuso.
sa pakikipag-ugnayan ng kaibigang batalyon sa lokal na pamalaan ng Galimuyod, Ilocos Sur, sa pangunguna ni Mayor Jesse Balingsat at ang sanggunian kabataan ng Galimuyod, 50 kabataan ang dumalo sa mga lectures upang maturuan at magabayan kung paano sila makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa kanilang lugar. Lubos na ikinatuwa ni Mayor Balingsat ng Galimuyod sa isinagawang Youth Leadership Summit sa kanilang lugar at sa magandang samahan ng 71st IB at ng mga komunidad. I personally thank the members of the uniform personnel who are with today through the leadership of Commanding Officer Sir Michael Bautista, Orewang Peditoy. Your effort is reaching out to youth in our municipality is a proof that you value the next generation. Thank you, Apo. Thank you, Trinity Personnel Sayo. And the whole of the 71st IB. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Michael Bautista, Commanding Officer ng 71st IB, napakahalagang malaman at maintindihan ng mga kabataan ang kanilang mga papel sa ikakaunlad at ikakaganda ng komunidad at mailayo sila sa propaganda at panuloko ng teroristang grupo na patuloy na lumalason sa mga kaisipan ng bawat kabataan at naninira sa kanilang magandang kinabukasan. Sa pagtatapos ng summit, inihala ng mga kalahok ang kanilang napiling mga opisyal kung saan itinakda si Honorable Glyza Candelera, SK Chairman ng Barangay Mackinly, bilang unang Pangulo ng YFP Galimuyod Chapter. In behalf of the SKs, the PPSK Galimuyod, I would like to express the heartfelt gratitude to the 71st Infantry Battalion, the LJU, and sa lahat po na nag-facilitate sa programang ito dahil masasabi ko po na very successful po ito. Pagkatapos ng iba't ibang team building activities sa huling araw ng summit, lubos ang tuwa ng mga kabataan sa Shower for Peace na nagsisimbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Ika nga ni Katose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman, hindi titigil ang kaibigang batalyon sa pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mailayo sila sa panganib, malinang ang kanilang mga kaisipan at kakayahan at masiguro na makamit nila ang magandang kinabukasan. Mula dito sa Galimuyod, Ilocos Sur, ako, si Jay Balikya, ang inyong kaugnay. 200 kabataan na kilahok sa International Youth Fellowship Youth Camp na ginanap sa Port Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Nakilahok ang humigit-kumulang 200 kabataan sa International Youth Fellowship Camp na may bahagi na pagkakaroon ng kalahating araw ng military training experience sa Port Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Sinalubong ng Marching Band Company ng 7th Installation Management Battalion ang mga youth leaders buhat sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Inanyayahan ni Lieutenant Colonel Emmanuel Garcia, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations G7, 7th Infantry Kaugnay Division ang lahat ng aktibong sumali sa mga aktibidad upang masubukan nila kung paano nagsasanay na maging sundalo. Ilan sa mga naranasan ng mga lumahok sa youth camp ang road run at obstacle course demonstration na pinangunahan ng 7th Civil Military Operations Guapo Battalion at ng 7th Division Training School. Nagkwento naman si Adrian Otto Uganap na mula sa Davao City at isa sa mga participant ng kanyang experience sa youth camp. At first po, parang nahirapan po ako kasi gumagapang, tapos paakyat pa doon. Pero kasama na ang mga kasamaan ko, nagkaroon ng teamwork. Sobrang masaya, nagkaroon ng connection sa bawat isa. Yun lamang po, thank you. Sinusuportahan ng Kaugnay Division ang paghasa sa kakayahan ng mga kabataan upang lalong tumibay ang kanilang pagmamahal sa bayan. Mula dito sa Palayan City, ako, si Fresher Madrid, ang inyong kaugnay. Para naman sa ating Kaugnay Special News, natapos na ang 6 na buwan na pagsasanay ng 410 mga bagong sundalo ng 7th Infantry Kaugnay Division. Panoorin natin ang report ni Sheila Guerrero. 410 mga susunod na tagapangalaga ng seguridad ng bayan binigyan ng pagkilala sa ginanap na closing ceremony ng Candidate Soldier Course noong 19 ng Disyembre sa 7th Infantry Kaugnay Division, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Sumailalim sa 6 na buwang pagsasanay ang mga bagong sundalo sa 7th Division Training School, samantala ang kanilang Infantry Orientation Course ay naganap naman sa 7th Division CAA Affairs Unit sa Barangay Canantong, Laur, Nueva Ecija. Ito ay binubuo ng 3 klase, ang Class 733 Masiglap, 734 Sinaglawin at 735 Masigdiwa at mayroon itong 362 na lalaki at 48 na babae.
Ang presentation of students ay pinangunahan ni Lieutenant Colonel Emeterio Valdez, Commandant 7th DTS. Samantalang ang declaration of graduates ay ginampanan naman ni Lieutenant Colonel Eugene F. Garce, Assistant Chief of Staff for Education and Training G8, at ang awarding of certificates ay pinangunahan ni Colonel Emilio Pajarillo Jr., Chief Governance and Strategy Management Office, na nagsilbing representative ni Major General Andrew Costello, Commander 7th ID. Ang mga nanguna sa kanilang kinabibilangang klase ay sina Private Angelo Agustin ng CSC Class 733, Private Jomerson Madarang CSC Class 734, at Private Elijane Estabillo CSC Class 735-22. Samantala sa Physical Fitness Proficiency ay sina Private Warren Baggas, Private Al J. Pasenos, at Private Steven Renonos ang nakakuha ng pinakamataas na grado. Sa ngalan ni Major General Costello ay ipinarating ni Colonel Pajarillo Jr. ang kanyang mensahe para sa mga nagtapos at ipinaliwanag niya ang layunin ng Basic Military Training. Sila ay hinubog po ng ilang buwan para matuto sila, magkaroon sila ng mga kaalaman, magkaroon ng mga skills. Ang sa gayon ay magamit nila ito sa kanilang pagsiservisyo. Ibinahagi naman ni Private Estabillo ang isa sa mga pagsubok na nalagpasan niya sa training at nagbigay payo sa mga nais ding maging sundalo. Na-transfer kami sa civilian attitude to military attitude. Dahil yung civilian ako, sanay ako na hindi nagpapalam sa aking magulang kung na gumagal. Pero nung sa training po is kailangan mong magpaalam kahit saan ka magpunta. At yung mga sample, sa kain, sa pagligo, sa pagbihis ay lahat yun ay may bilang. Hindi naman maikakaila ang tuwang nararamdaman ng ina ni Private Estabillo na si Lizelle Estabillo sa nakuhang parangal ng kanyang anak. Top 1! Yung anak ko! Hindi ko maisip kung ano yung nararamdaman ko, na itinan yung nararamdaman ko sa anak ko. Ang layo pa ng sabuang na din norte. Tapos sa dami-dami ng 100, siya pang number 1! Kaya napasalamat ako sa Lord na kaya-kaya, go, kaya mo yan, Iligin, ang tibay ng dibdib, yan ang bilib ako sa anak ko. Habang si Private Oliver Kibayan naman ay nagkwento rin kung bakit siya nagsundalo at kung ano ang naging inspirasyon niya upang matapos ang training. Pangarap ko to, para rin magsilbi sa bayan. Ang inspirasyon ko matapos ang training ito ay unang-una sa Diyos, sa aking pamilya, mga kaibigan ko at relatives. Sabi nga nila, many are called but few are chosen. Pinatunayan ng Class 733 Masiglab, 734 Silaglawin at 735 Masigdiwa na kahit anong hirap ang kanilang napagdaanan ay kaya itong lampasan hindi lamang para sa kanilang pangarap at pamilya, kundi para sa bayan. Mula dito sa Palayan City para sa Kaugnay Special News, ako si Sheila Guerrero, ang inyong Kaugnay. Sa pagbabahagi ng mga paniniwala at tradisyon tuwing sasapit ang Kapaskuhan para sa Tuklas Kaalaman. Hello mga kaugnay! Dahil dalawang araw na lang ay Pasko na, tara, samahan niyo ako na alamin kung ano-ano ang mga tradisyon at paniniwala tuwing sumasapit ang Kapaskuhan. Ang Pasko o Christmas na may tuwirang salin na Misa ni Kristo o Yuletide ay isang araw ng pangilin sa kalendaryong Kristiyano na kadalasan ay pinagdiriwang tuwing December 25. Ang araw ng Pasko ay pinagdiriwang bilang isang malaking pista at pampublikong holiday sa maraming bansa. Ilan sa mga kaugalian tuwing Pasko ay ang pagbibigay ng mga regalo ng mga magkakaibigan at magkakamag-anak. Tradisyon na rin ng pagsisimbang gabi, pamamasko sa mga ninong at ninang na nagbibigay ng mga regalo o pera na tinatawag ring aginaldo para sa mga inaanak. Sinasabing mas masaya ang Pasko ng mga Pinoy dahil pagpatak ng September o Ber months ay nagsisimula na silang maglagay ng mga Christmas decorations. Dahil nga karamihan sa mga Pinoy ay Roman Catholic, kasama sa mga inaabangan tuwing nalalapit ang Pasko ay ang panahon ng Adviento o Advent na ibig sabihin ay pagdating. Ito ay may 5 kandila na sumisimbolo sa 4 na linggo bago sumapit ang Pasko at ang 5 kandila ay sinisindihan sa mismong araw ng Pasko na pinaniniwala ang pagsilang ng sanggol na si Jesus. Iba't iba man ang pamamaraan at paniniwala, ang mahalaga ay nasa puso ang pagmamahalan para sa bawat isa. Sabi nga ni Dominic, makulay ang buhay basta't kasama ang inyong kaugnay. At ako si Jomari Vallejos, ang inyong kaugnay. Taabangan namin ang iyong next adventure sa Tuklas Kaalaman.
At bago nga matapos ang ating programa, ang Kaugnay News Team ay bumabati ng maligayang kaarawan sa lahat ng may birthday ngayon. Happy birthday, sir at ma'am, and more birthdays to come! At Pasko na naman, sino kaya sa inyo ang nakakumpleto ng simbang gabi? Wow, sana all! Pero lagi pa rin natin tatandaan na ang tunay na diwa ng Pasko ay pagmamahalan sa bawat isa. Kaya naman, mauna na akong bumati sa inyo mga kaugnay na maligayang Pasko. Advance Merry Christmas mga kaugnay! At yan ang kalipunan ng mga balita sa nagdaang linggo. Sa ngalan ni Major General Andrew Costello, Commander 7ID at ng Team Kaugnay. Ako, si Jonah Reyes ng Division Public Affairs Office sa ilalim ng pamamahala ni Captain Cherry Herbacio at ng buong Kaugnay News Team at sa lahat ng ating mga camera experts, researchers, reporters at syempre sa ating mga Kaugnay netizens. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang buong Kaugnay News Team ay nagpapasalamat sa inyong buong pusong suporta, lalong-lalo na sa mga brigade commanders at maging sa mga commanding officers ng mga batalyon at sa lahat ng mga opisina na nasa ilalim ng 7ID, sa lahat ng mga G-staff at sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan na laging tumutulong upang mas dumami pa ang ating subscribers. For more updates, huwag kakalimutan mag-like sa 7 Infantry Kaugnay Division at mag-subscribe sa Kaugnay Virtual TV. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Kaya naman, kita-kita muli tayo sa susunod na Biyernes, alas 12 ng tanghali sa inyong paboritong programa at kami ang inyong kaugnay sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Maraming salamat po and see you next Friday dito lang sa Kaugnay Virtual TV. Ang iyong kaugnay sa pagsulong ng serbisyong makabayan na tinan mo. Kaugnay may kaagapay, mapayapang pamuhay, kasama ang iyong kaugnay sa pagsulong ng serbisyong makabayan na tinan mo. Kaugnay may kaagapay, mapayapang